hindi nang galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito po ay walang silangkasiyan na kung saan ang kanilang sinusunod ay ang kanilang mataas lamang o kanilang pagpagsalita. Pero sa pananampalataya, lahat po ng ating ginagawa mula sa pagsamba sa mga gawain sa pananampalataya Islam ay meron po kami pamamaraan na sinusunod ang mga propeta na binababaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat lahat ng propeta ay nagsabi, "Inna Allaha rabbi wa hadha siratal mustaqima." Sabi ng mga propeta, ang Panginoon ko't Panginoon ay isa, sambay ng puso mong kaluluwa, at ito ang tamang landas na ang pananampalatayang Islam. At sila'y nagturo na sumamba lamang sa nag-iisang tagapagligtas, sapagkat sabi ng Allah, "Wala kadbat na pikulimat ng rasulan na nipunulaha, wasa na putabot." Kaluhanan ang Allah ay nagpadala ng mga propeta sa bawat nasyon upang ikalat ang salita ng Allah, at sila'y magturo lamang na sumamba sa nag-iisang tagapagliga at itakwil ang mga luwarang Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Kaya ito po mga kapatid, mga kababayan, kung nais niyong tuklasan ang una na reliyon ay yung mga tinuro ng mga propeta. Kung walang propeta, hindi po natin malalaman ang kung sino humita sa atin at kung paano ang pamamaraan na gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po ang makikita niyo po, ang aming pagdarasal, ang aming pamamaraan ng pagsamba ay nakaayon lahat sa mga propeta. Sapagkat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amal laysa alayhi amruna fahuwa rad." Sino man ang gumawa ng hindi nakaayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay hindi matatanggap at sa kanyang gawa ay mabalik lamang, walang humingin sa isa. Kaya hindi lamang po tayo taos pusong sumasamba sa tagapagliga, kailangan meron kayong pamamaraan. Sapagkat kung nabagin po ng mga Sabado, ay dalawang bagay na tatanggapin ang ating gawa, yung taos pusong sumasamba o yung ikhlas, at yung mutabaa, yung pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat na salin, meron yung mga nisipa sa ating mga kapatid. Alhamdulillah ng brother, kaya nasabi ng brother natin, upang matanggap ang ating mga gawa, kailangan ay ayon ito sa paraan ng mga propeta. Ngunit, mga kapatid namin sa pananampalataya at mga mag-ilim namin tagapagsubaybay, bagamat po ang tao ay gumagawa ng mabuti, kinakailangan po natin ang unang kondisyon bago tayo gumawa ng mabuti. Ang unang kondisyon po para sa ating kaalaman ay bago natin gawin ang isang mabuti ay kailangan tiyakin natin na mayroong tatanggap sa ginagawa nating mabuti. Bagamat ito'y paraan ng mga propeta. Ginagawa natin ang paraan ng mga propeta, kinakailangan po lamang ay tiyakin natin ang gagawin natin ito na ginagawa ng propeta o ng mga propeta sa mga nilawa ang kapayapaan ay tanggapin ito. Paano po ito tatanggapin? So, kailangan natin ng tamang pagkilala muna sa iisang Diyos. Kilalanin muna po natin ang tunay na tagapaglikha. Sapagkat po, gaano man kabuti ang ating gagawin, kung mali po ang ating pag-uukulan ng gawaing mabuti na ito, ay katiyakan pong magiging walang saysay ang ating paggawa ng mabuti. So, ibig pong sabihin, gaya na sabi ng brother natin kanina, ay pinangaral lahat ng mga propeta na sambahin ang tanging nag-iisang tagapaglikha. So, ito po ang kailangan muna nating hanapin kung sino po siya. So, malalaman po natin yan sa mga propeta. Nandoon ang kanyang mga katangian din na itinuro. So, alamin po muna natin kung sino ang karapat-dapat nating pag-ukulan ng mga gawaing mabuti. Upang sa ganun po ay hindi masayang ang ating mga ginagawang mabuti. Sapagkat ang sabi ng banal na Quran, kung tayo ay maglilingkod sa iba, sa ating mga gawa, ay mawawalan pong saysay ang ating mga ginagawang mabuti. Tulad halimbawa, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala ka daw uhiya ilay kami wa ilal ladina min kabalika la in astaqta la ibitana a'maluka wala takunan na minal kasirin." So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay ipinahayag ko sa iyo Muhammad, at ipinahayag ko lang din ito sa mga nauna sa iyong mga propeta pa, na kung sinabi nila na kung sino ang magbibigay ng pagsamba maliban sa akin, ang kanilang mga ginawang mabuti ay walang kabuluhan, at sila ay kabilang lamang sa mga talunan. So, ibig kong sabihin, mga giliw naming tagapaginig at kapatid sa pananampalataya, either na tayo ay Muslim, kung tayo ay magbibigay ng gawaing pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat po na gagawin nating mabuti, kahit gaano pa kabuti, ay hindi po ito magbibigay ng pakinabang sa atin
at tayo lang ay mapapabilang sa mga talunan. Kaya paalaala po sa aming mga kapatid na wala pa sa mga sa pananampalatayang Islam. Ang una pong requirements ng Diyos upang tanggapin niyang gawa ay hindi po yan maging magbait tayo sa ating kapwa o maging matulungin. Ang una pong kailangan niya ay makilala po natin siya. At madali na pong gawin ang kabutihan at masama sapagkat nasa sa atin ngayon. Ang importante sa lahat ay po ay kilalanin muna po natin ang tunay na tagapagpunin ka. Diba, brother? Meron lang dito, kapatid. Good. Ayan po sa Holy Bible, si Jesus Christ ay bugtong na anak ng Diyos. Tanong ko po, ano po ang pronoun ng banal na kuhan tungkol dito? Salamat po from double L of Angeles City. Actually, brother, magandang magaling sa iyo, no? Actually, ang sinasabing anak sa Bible, ang bilay na nabalik na naman ako dito, no? Ang anak sa Bible, para po sa inyong kaalaman, ito po ay hindi literal. Hindi po literal ito na anak siya ng Diyos, si Isa, alay sa Ramon Jesus, alay sa lang. Ito po ay isa lamang metaforiko. Ang ibig po sabihin ng metaforiko, kapag sinabing si Jesus o sinabi niya anak ng Diyos o sino pa man, ito po ay nangangatuwiran na sinusunod mo ang utos ng Diyos. Ikaw ay tatawaging anak ng Diyos. Nasabi rin ni Jesus yan sa Bible na kung saan ang gusto niya sa kanyang mga tagasunod ay darating ang araw na sila tawagin din ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, maging matuwid sila at sumunod sa Diyos, ito po ay tatawagin silang anak ng Diyos bilang metaforiko at hindi po ito literal. Sapagkat napakasimple lamang po. Ang Diyos po, kapag nanganak ito, o nagkaroon ng anak, ay magkakaanak din po siya ng Diyos. Hindi naman maaaring ang isang kalabaw, halimbawa, ay magkaanak ito ng kambing. No po, siguradong magiging kalabaw din ang anak nito. So kapag ang Diyos ay nagkaroon ng anak, o na literal, ibig pong sabihin ay magiging Diyos din po ito. Ibig sabihin, magiging dalawa ang Diyos. Sa ganito po ay masisira ang lahat ng itinuro ng mga propeta na ang Diyos ay iisa lamang. So, sa pananampalatayang Islam naman po, sa amin po, malinaw na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay hindi ipinanganak at wala siyang anak. Ganito po ang kanya sinabi, hindi po siya ipinanganak, wala siyang pinagulan at siya po ay walang anak. Si Jesus na sabi ng Allah sa banal na Quran, sa Surah Imran, na kung saan, linikha niya ang mga tao sa sinapupunan ng tao, linikha niya sa sinapupunan ng mga ina, ang lahat ng mga tao. So kung papansinin natin ang aya, si Jesus din po ay nalikha sa isang sinapupunan ng babae. Ibig pong sabihin, sabi ng Allah, ang lahat ng tao linikha ko sa sinapupunan ng ina, kasama po si Jesus. Si Jesus din po ay linikha sa sinapupunan ng kanyang ina sa pamamagitan ng salita ng Allah. So hindi po nakakapagtaka kahit walang asawa si Maryam. Ay kayang-kayang buwin ng Allah ang isang tao sa loob ng tiyan ng babae, sapagkat pong si Adam ay higit na nakapagtataka na walang ina, walang ama ay kayang binuo siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sa amin pong pananampalatayang Islam, isa pong malaking paglapastanganan sa amin, paniniwala na ang Allah ay bigyan po naming anak, sapagkat po ang aral sa amin ay iisa lamang po ang Diyos na dapat sambahin. Kaya sabi namin kanina, napakahalaga talaga na hanapin mo muna ang tunay na nag-iisang Diyos at saka muna pasundan ng mabuting gawa, madali na po ito. Ang mahalaga lamang ay kilalanin mo talaga kung sino ang Diyos. Siya ba ay nagkaroon ng anak o hindi nagkaroon ng anak? Siya ba ay napapagod o hindi napapagod? Siya ba ay namamatay o hindi namamatay? Kinakailangan pong ito ang pinakamahalagang pag-aralan ng tao na kilalanin muna talaga ang tunay po na tunay na manlilikha na nag-iisang Diyos. Back to you, brother. Salamat sa nagtanong. Ano ba ang pananaw ng Quran kay Isa alayhis salam kay Jesus? Ito po ay hindi po siya buntong na anak ng magkapamilya. Siya po ay pinadala sa mga Israel na bilang isang suko. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Bani Israel, Inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min tawrati wa basharan bi rasuli. Kaya sabi na kala Subhanahu wa Ta'ala, o ni Isa alayhis salam, o ang Bani Israel, pagtuhanan ako'y subo na pinadala ng tagapaglikha na nagpapatuto sa libro ni Moises at sa kanyang Injil na Ebanghelyo na siya ay pinadala bilang isang propeta sa mga naligaw na tupa ng Israel.
Ito'y napakaliwanag ang panaw ng Islam ay yaong siya ay isang propeta at sugo kailanman ay hindi anak ng tagapagligtas si Jesus at hindi siya bugtong na anak. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan, hindi na kailangan magkaroon ng alak. Sapagkat ang tagapagligtas niya niwalaan po namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang katayangan ng tagapagligtas niya niwalaan mo, hindi sumagot ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang pinadalan siya ng revelasyon mula kay Angel Gabriel. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang ibig kong sabihin sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mabangin. Sabihin mo, Propeta Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Siya ang sandigan ng lahat. Hindi siya pinanganak, hindi siya nag-anak, at sa kanya walang makakatulad. Yun po ang pinulang po namin tagapaglita. Kaya si Isa, si Jesus, ay hindi siya buktong na anak sapagkat malinaw na sinabi ang tagapaglita na siya ay hindi siya nanganak at hindi siya nagpanganak at sa kanya walang makakatulad. Kaya ito po, sa panahon ng pananampalatayang Islam, na si Jesus ay hindi ibig lamang sa isang propeta at sugo na upang siya ay magturo ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglita. Kaya, lahat ng mga non-Muslim, nandun sa pinaniwala nila, nang sinabi ni Jesus, ang Panginoon ko at Panginoon nyo ay iisa, sambay ng buong puso, buong kaluwa, at ito ang tamang pananampalataya. Ibig sabihin ito ang tamang pananampalataya ng Islam. Kaya ito po, napakaliwanag na hindi niya sinabi, ako'y anak ng Diyos. Wala po nagsabi na siya'y anak ng Diyos. Sapagkat yung pinangahawakan ng mga kababayan po natin na kanilang revelasyon na wala na po sa orihinal. Ibig sabihin, wala na po yung orihinal na kasulatan na kung kami po'y naniniwala sa limang kapahayagan na binabalik tagapaglita. Una yung kay Zabur, yung kay niya tawag na kalatas ni Abraham. At yung pangalawa, yung kay Sobok o Aro ni David. At yung pangatlo, yung niya tawag o Torah. At yung pangapat, yung niya tawag na Injil o Ebanghelyo ni Jesus. At yung panglima, yung niya tawag na Mananampalataya. Ito pong apat na to, wala na po yung orihinal. Naniniwala po kami sa may orihinal. At yung panguli, yung banal na Quran. Kaya ito po mga kapatid, kaya nababasa nyo sa mga kasulatan, wala na po yung orihinal sapagkat natranslate sa Tagalog, sa English. Kaya wala pong sinabi kailanman ang tagapaglita na meron siyang anak na si Jesus. Kaya ito po, napakaliwanag po sa pananampalatayang Islam na ang pananaw ng Islam kay Jesus ay isang sugot propeta. Kaya po, kami po ay minamahal po namin si Jesus, hindi po kami tunay na matatawag na Muslim. Sapagkat akala ng mga non-Muslim, nung mayroong isang pumunta, isang reliyon, naniniwala rin pala kay Jesus, sabi niya. Akala niya at kay Virgin Mary, nireject natin. Sapagkat nung mayroon silang project yung mga nag-aaral na high school, pumunta dun sa may masjid, nagtanong sila, naliwanagan sila na kung saan akala nila ang mga Muslim anti-Christ at hindi natin pinaniwalaan si Virgin Mary. Dito po sa pananampalatayang Islam, kami po ay hindi matatawag na Muslim kung di namin mamahalin, susundin si Yesu Cristo sa kanyang mga ginawa. Kaya kami pong mga Muslim ay kami lamang po ang sumusunod sa mga pamamaraan ni Jesus. Kaya kung mahal nyo si Jesus, sundin nyo ang kanyang turo kung ano ang kanyang ginawa sapagkat kami po ay ganun ang ginagawa namin. Kaya ang si Jesus Cristo ay isang sugot propeta lamang na pinadala ng tagapaglita. Kaya yung po mga nakikinig sa atin, maraming po salamat sa iyong pagtanong. Karagdagan pa ng brother. So magbigay tayo ng pinakamababaw na paliwanag upang makuha ng ating mga kababayan na gawa'y makatulong ito sa kanila.
sa pananampalataya po naming Islam, ang kinakatakot namin ay makagawa kami ng major shift, yung kung malaking pagkatampal. No po. Kahit Muslim kami, kapag kami nakagawa ng ganito, ilalabas kami sa Islam. Okay po. Ngayon po, kung bibigyan natin ng anak ang manilikha, alimbawa, lilitaw itong dalawang Diyos. So, ang unang maaaring magawang major shift o pagtatambal dito ay maaaring ang isang tao ay magdua sa kanyang anak at hindi sa ama. So, imbis na magdua siya sa manilikha, magdudua na siya kay Jesus. So, magiging magkakaroon ng katambalang Allah. Sa kanya siya hihiling, kay Jesus na siya hihiling, hindi na sa Allah. Ito ay malaking paglabas po sa aming pananampalataya. Kaya kung gagawin ng Allah na magkaanak siya, maaaring kami rin Muslim ay magdua sa Jesus. Sa ganito po, ay lalabas kami sa Islam. Kaya hindi gagawin ng Allah, kasi magkaroon ng anak upang magdua kami sa kanyang anak. Hindi po sapagkat ito ay malaking pagkatambal. Pangalawa, ang aming intensyon, maaari ang aming layunin ay mapokus sa pagsamba kay Jesus at hindi na sa Allah, sa kanyang mahal na anak. O kaya naman pangatlo, ang pagsunod namin ay kay Jesus na at hindi na sa kaya sa Allah. O pagmamahal namin, pangapat, kay Jesus at hindi na sa Allah. So ang lahat pong ito ay dapat sa Allah at hindi po pwedeng ibigay sa kanyang anak o kanino paman, sapagkat ang sino mang gumawa na magmahal ka maliban sa Allah, sumunod ka maliban sa Allah, ang layunin mo para sa iba sa Allah, ang iyong pagdudua ay hindi sa Allah, ikaw po ay lalabas sa pananampalataya ng Islam. So kung bibigyan po ng Allah ng anak ang kanyang katayuan, magkakaroon siya ng anak, ay tiyak po na ang mga Muslim ay hindi magkakatayak ng kanilang kaligtasan sapagkat po tiyak na ang aming pagsamba ay pauuwiin sa kanyang anak. Kaya hindi po isang makatarungan na gawin ng Allah na magkaroon siya ng anak upang maibaling ang pagsamba sa kanyang anak. Hindi niya po itagagawin. Sapagkat po ang lahat ng pagsamba, dinikha tayo ng Allah na tayo ay sumamba lamang sa kanya at sa kanya lamang at hindi po siya gagawa tiyak nang ikalilihis natin upang makasamba ng iba. Maliban sa kanyang mga nalika, ang katiyak ang gagawin ng Allah, mapokus lang ang tao na ang pagsambay ba uwi lahat sa kanya. Pagmamahal, intensyon, pagsunod at pagpanalangin, ang lahat pong ito ay mapokus lamang sa kanya. Ito po ang kaparaan ang gagawin niya at hindi siya gagawa ng paraan upang malihis ang kanyang mga nilalang. Brother? Yun po mga kapatid na mga kababayan na kailanman ang pagpapabita ay walang anak, hindi kailangan kasi magkaanak, kasi sabi nila mula pa nung nilikha ang mundo ay kasama na si Jesus sa pagkakalikha. Kaya sa pananampalataya po, hindi po kami naniniwala sa ganong kanilang dinimula ang ganun, sapagkat si Jesus siya ay sumo na binigay kay pinadaan kay Maria. Kaya kala nila siya ay bumuhay ng patay, nagbalakad ng lupo at nagpagilat ng mata, siya ay anak ng Diyos, sapagkat isang bagay lamang ito ay kanilang terapyo sa mga problema. At isa rin sa mga bagay na dapat po natin malaman, ano ba ang karapatan ng tagapaglikha sa atin? Sapagkat noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya si Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kuno rin pati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-himar ya Mu'adh atadri ma haqqul ibadi Allah wa haqqul ibadi Allah, qultu wallahu wa rasul a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqu ibadi Allah an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'an, wa haqqu ibadi Allah an la yu'adzibu man la yushriku bi syai'an. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, silang dalawa ni Mu'adh, sabi ni Mu'adh, kaming dalawa ni ng Propeta Muhammad ay magkaangkas. Sabi, magkaangkas sa himar, yung tinatawag na himar, yung tinatawag na donkey, yung kabayo, na kung saan tinanong si Mu'adh, ya Mu'adh, alam mo ba ang karapatan ng tagapaglikha sa kanyang alipin at karapatan ng alipin sa kanyang tagapaglikha? Sumagot si Mu'adh, ang may alam yung Aba at yung kanyang sugo. Sumagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang karapatan ng tagapaglikha ay
sumamba ka lamang sa kanya at huwag kang magtambal sa kanya. Yun ang unang karapatan ng tagapaglingga. Kaya sa pananampalatayang Islam, kaming mga Muslim ay yun ang dapat ibigay na karapatan, yung sumamba ka lamang sa nag-iisang tagapaglingga, hindi sa kanino man. Sapagkat nung kami hindi mga Muslim, mga kababayan, ganun din ang paniniwala namin na hindi namin alam kung sino sinasamba namin. Pero ngayon, ay yung karapatan na binig na dapat maibigay sa tagapaglingga ay sumamba lamang sa kanya na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan pangalan niya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang dakila at makapangyarihan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yun ang karapatan ng tagapaglingga sa alipin. Kapag ikaw ay sumamba ng ibang Diyos maliban sa kala, ay di mo nakuha ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong ibig sabihin? Nalapas tangan mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaw ay nagtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat sa pananampalatayang Islam, hindi kailangan humingi ka ng kapatawaran sa kamukha mong nilikha, sapagkat iyon ay hindi kanyang maliligtas. Kaya, sabi nga ng sumagot pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang karapatan ng alipin sa kanya tagapaglingga ay yaong hindi siya paparusahan ng Allah kung siya ay hindi nagtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muhammad, na hindi siya paparusahan ng Allah kung ito ay hindi nagtambal at siya sumunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pinangutos. Kaya yun po ang karapatan ng tagapaglingga sa kanyang alipin, at karapatan ng alipin sa kanyang tagapaglingga ay yun po ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapatid? Oo, brother, no? Actually, sa Bible lang nagtanong sa kanila, no? Kung babasahin nila ito, mismo naman si Jesus ay nagsabi sa kanilang Bible na kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay kilalanin lamang nila ang isang tunay, nakalagay doon isang tunay na nag-iisang Diyos at ako ay kanyang isinugo. Kung titingnan niyo po mga kababayan, ay mismo sa aklat ng Biblia, kung gusto mo raw magkaroon ng tunay na walang hanggan, sambahin o kilalanin mo lamang ang iisa na tunay. Iisang tunay na Diyos. Bakit ko sa atin sinabing tunay? Kasi po maraming Diyos na sinasabi natin, ngunit iisa lang ang tunay. So kilalanin mo lang ang isang tunay na buhay, isang tunay na Diyos, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At si Jesus ay paniwalaan mo, sabi niya, na ako ay isinugo ng Diyos. So sa amin naman sa Banal na Quran, kapag hindi mo sinamba ang Allah at nagbigay ka pa sa Kanya, kay Allah sa wadyan, na ang kahati sa pagsamba, pagbibigay ka tambal, si Jesus din ay nagsabi sa kanyang panahon na kung saan nailiwat sa Arabic na teksto na sinabi niya, innahu mayusrik billahi, innahu mayusrik billahi, pakadaharamun alayhin jannata, wamahumun nar. Ang sino mong magbigay pagtambal, sabi ni Isa alayhi salam noon, na pinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet alayhi salam, na sinabi ito ni Isa o Jesus alayhi salam, ang sino man magbigay ng pagtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipagbabawal ng Allah sa kanya ang paraiso at kanyang tahanan ay impyerno. So, hindi po ituturo ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, sapagkat mababaling maaan sa atin ang kanyang pagmamahal, pagsunod at pagsamba sa kanya, kung ganito ay para na tayong tinustusan ni Jesus na ang mga tao'y dalhin na sa impyerno. Hindi niya po ituturo yan, sapagkat mismo siya ay nagsabi na hindi tayo dapat magtambal sa Allah, sapagkat po kapag tayo nagtambal sa Allah, mismo sinabi niya, ang paraiso ay ipagbabawal sa atin, maging tahanan natin ay ang impyerno. Kaya po sa pananampalatayang Islam, malinaw po na ang aral na pagkakaroon ng anak ng Diyos ay hindi po talaga namin tinatanggap, sapagkat ito po ay malayong malayo sa aral ng mga propeta. Ayon po mga kababayan, mga kapatid, na napakalaga po na kailangan malaman po natin ang tunay na lumigas sa atin at kung anong pangalan na binigay ng Allah, binigay ng tagapaglingga sa kanyang pangalan. Sapagkat kami po mga Muslim ay meron po kaming ebidensya, meron kaming pinagbabasihan ng mula sa tagapaglingga na ang Banal na Quran. Kaya kung makikita niyo po ang aming Banal na Quran, ay yan po ay purong salita ng tagapaglingga na walang dinagdag, walang binawas,
sapagkat kami mga Muslim ay wala pong nag-aaway tungkol sa banal na Quran. Wala pong nag-imbate na sila ay mag-imbate sa lasa at sila ay pag-aaway ng isang sinabi. Kaya, sa Barakat Islam ay kumpleto ng binigay ng tagapagbika ang pananampalatay Islam. At ang Quran, ito ang kumpletong binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao na lahat ng katanungan ay mayroong kasagutan mula sa banal na Quran. Kaya, nagiging problema sa mga kababayan po natin nung nawala na si Jesus, ay doon lamang po lumitaw ang mga kasanuan na sila daw ay sumusunod kay Jesus. Kung ating pong pag-aaralan, sino ba ang tunay na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus kundi ang mga Muslim? At sa kanyang magulang na si Mary Maria ay ang mga Muslim lamang sumusunod, sapagkat kung mahal mo isang tao, kailangan sundin mo ang kanyang pamamaraan. At tulad ng kami po ay nagpapahaba ng balbas, kami mga Muslim, si Jesus ay nagpapahaba ng balbas. Kaya sa mga kababayan namin, minsan nangungutya yung mga tao, hindi nila alam na yung pagpapahaba ng balbas, ito ay pagmamahal sa lahat ng mga propeta at sa propeta Isa o Jesus na ito ay kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag sinabi kasi mabangang ang balbas parang ang kambing na... Actually, brother, sa kanila, nandiyan niya sa Biblia yan. Pero marami tayong natanong na pastor o nag-aral pa, pero hindi na alam ang talata yan. Sa Biblia, nakalagay po yan sa Exodo, mababasa niyo yan, ni dulo ng balbas ay bawal pong putulin. Nakalagay po yan sa Biblia. Ang ni dulo ng balbas ay ipinagbabawal pong putulin. Hindi lang po sa amin ito ipinag-utos. Ito po kasi ay mga tanda ito ng mga kalalakihan. Nasadyang pinatubo ito sa atin bilang pagkilala sa ating mga karangalan at dignidad na tayong mga lalaki ay maganda itong tignan para sa atin. Kaya ang Diyos lahat ng mga propeta, di ba brother, makikita natin yan, dahil utos siyang mula pa sa simula ay hindi nila sinira ang totoo niya pa rin. At isa rin sa mga paninira nila, pag umawasan ng palabas, di ba mahabang balbas, nagaling po mga ganyan. Kaya nagiging ano yung mga tao sa mga mahabang balbas, na ito ay hindi po maganda yun. At pangalawang pagsunod ng mga Muslim kay Jesus ay yung pagpapasting sa buwan ng Ramadan, sapagkat siya ay nagpasting ng 40 days, 49. Yung mga kababayan nila, ang kababayan po natin, sabi na nagpapasting sila pag mahal na araw, pasigil lang po yung ginagawa nila sapagkat hindi sila kakain ng pagpapasting sa Islam. Kung anong yung pagkain na yung pagpapasting ay ginawa po namin ng 30 days na ito ay bilang pagmamahal kay Jesus at pagsunod sa Kanya. At pangatlo na pagsunod sa Kanya ay yung pamamaraan ng pagdarasal. Sino po bang reliyon na ang kanilang pamamaraan ay pamamaraan ng mga propeta kung paano magdasal si Jesus? Paano magdasal si Jesus na kung saan nakita po natin kung siya ay umigil ng kapatawaran? Kung tinutokso si Shaitan, si Jesus, si Dibad, si Enag. Hindi lang ang brother. Ang nakalagay pa si Biblia ron, ang luha niya ay dugo sa sobrang paghingi ng tulong sa Allah nung siya'y sasabing ipapako. Mismo naman si Jesus ayaw niya magpapako, pero meron katuruan pagtubos siya daw ng kasalanan. Pero makikita mo si Jesus mismo, alayhi salam, ay ayaw niya rin magpapako. Kung talagang si Jesus ay pagtubos ng kasalanan, pili siya. Pero kung makita mo siya nung mananangin siya, lumuluha para ng dugo ito, no? Sa Biblia, nakikita mo, brother, nakatira pa. No? Nakatira, una nakita mo, nakatayo nung iwanan niya dalawang apostol niya. Bandang muli, nakita mo, nakatira pa. So, ito talaga ang malaking pagsamba sa atin, yung pagtirapa, no? Lahat kasi ng propeta talagang isinuko ang kalooban nila sa Diyos. So, ganun din tayo. Ang pagpapatirapa talaga, napakalaking pagsamba nito sa dakilang tagapaglikha. So, di po sinusunod natin sila, brother, kung paano sila magdasal, tulad ni Haron, Musa, o Moises, bago sila magdasal, ng bugas, ng kamay, ng mga paa, kapag pumasok sa kanilang bahay dalanginan, tanggalin ang sabihin, bilang pag-aalang sa banal na lupa na hinahampakan, ang lahat na ito ay nasusunod ng mga Muslim. Kaya, sabi natin kanina, brother, kung umpisahan mo, nung nakaraan ang topic natin, hindi ka pwedeng gumawa ng pagsamba na hindi ginawa ng mga propeta.
So, sa panahon natin, may mga pagsambang patanong talon, pagitagitara, patambol-tambol. Ito po ay hindi ginawa ng mga propeta. So, kahit natumama ang Diyos mo sa pagkilala, kapag kilala mo na pala, halimbawa, nagsala ka, nagtatambol ka, nagigitara ka, ay hindi na may chicken din ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Ang gusto ng Allah, sambahin mo siya, kilalanin mo siya, tapos uwi ng mga prophets. Sa pang-uwi ng prophets, o paraan ng prophets, ng mga propeta, yun ang gawin mo, hindi yung paraan ng gusto mo. Kaya sabi natin kanina, makagawa tayo ng mga major sin, yung mga pagsamba natin, iba, yung mga intention natin na ukol sa iba, yung mga panalangin natin na ukol sa iba, hindi po pwede yung mga ganitong pagsamba natin. At isa rin sa mga siguro sa atin na susunod ng mga Muslim kay Jesus yung magbatian ng Assalamu Alaikum, yung papayapaan. Sabagkat siya ay nasa sinagoga, sinasabi niya kayo ay magbatian ng kapayapaan. Kaya yung mga kababayan ko natin, yan ay susunod yung iba. Pero sa amin, araw-araw po namin sinasabi yung pagbati ng Assalamu Alaikum, yung mapasayo ang kapayapaan. Sabagkat ito ay gawain ng mga propeta, yung pagbibigay ng kapayapaan sa kapwa, sa kapatid, na ito ay ginawa ni Jesus. At isa rin sa mga susunod po namin ay yung magpatuloy ang lalaki, sapagkat si Jesus ay ngulit siya, kami mga Muslim ay nagpapatuloy rin ang mga Muslim. At isa rin sa mga sunusunod ang magulang o nga ngayon Jesus, na kung saan sa ating pong kapaligiran ngayon ay nakikinagalang si Virgin Mary, pero sila hindi sumusunod. Kung magsuot ang mga kababaihan ngayon sa ating lugar, sa iba'y magdapo ng bansa, sila po ay hindi pa man karumagduman sa paningin ng Allah, at inaalis nila ang kagalang-galang ng isang kababaihan na kung saan ang pinaka-pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan ay si Virgin Mary, na kung saan ay nag-ihijab, nakatago ang kanyang katawan, nakatakip ang kanyang buhok at kanyang katawan. Kaya sa pagsamba pa lamang mga kapatiran, mga kababayan, ay yan po ay meron ng pamamaraan na tinuro sa atin na kung saan ay hindi binago yung mga batas. Sapagkat sabi nila, nag-iiba yung pamamaraan. Ngayon, computer age na tayo, iba-iba pamamaraan na ginagawa ng mga kababayan po natin, pero sa Islam, ano yung nakalagay sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad, yun ay ginagawa ng mga Muslim. Sapagkat hindi po kami sumusunod sa panahon na ito ay nagbabago na, ng computer age, so, sa ibang panahon na darating, mayroon silang ginagawa. Kaya ito po mga kababayan, mga kapatiran, na nakakalungkot po sa mga kababayan po natin na sila'y namulat lamang, nakagisingan lamang yung kanilang pananampalataya. Wala na silang panahon na hanapin nila yung tamang pagsamba at tamang pagkilala sa lumikha, sapagkat ito ay nakasalalay ang kaligtasan po natin. Kaya kung sa ating iba, tatanungin natin, dito na ako namulat, dito na ako mamatay, diba? Ganyan ang nagpabaya siya sa kaligtasan, brother, hindi niya alam pagpatay na wala nang balikan dito, hindi sila naginaya. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hihingi sila ng pabalik para lang sambay ng Allah. Ito ang pinakamasaklap na mangyayari, pagpatay na sila, hindi sila makapagpatay. Kaya yun po mga kapatid, mga kababayan, na habang may panahon, habang may oras, habang malakas tayo, habang maliwanag ang mata natin, pandinig natin, ibukas po natin ang puso natin sa pananampalataya sila. Huwag po tayo mag-isarado at huwag po tayo tumingin sa mga Muslim. Ang tignan po natin ang katuruan ng pananampalataya sila. Sapagkat ang tao ay nagkakamali. Kaya kung ikaw ay titingin sa tao, hindi mo makikita ang tunay na katuruan ng pananampalataya sila. Ang hanapin mo ay pag-aralan mo ang pananampalataya sila. Kaya kung ano yung nakita mo, isang hamot po sa inyo, basahin niyo po ang Quran. At kayo po'y magtanong lahat ng katanungan ay nandiyan po sa pananampalatay Islam. Na kung saan po kayo po'y nag-aanap ng tamang reliyon at ang tamang pagsamba, dito na po kayo pupunta
sa pananampalatais na nakusaan. Ito po ang solusyon ng inyong katanungan, lahat ng katanungan. So actually, brother, no, ang kaligtasan, talaga namang napakadali lamang. Ang una lamang kondisyon sa mga subantalya ay wala din na aman o kayong mga naniniwala o nananampalataya. Ibig ko sabihin, hanapin mo po yung tunay na Diyos at mapapabilang ka sa tinatawag mo. Ikaw naman nananampalataya, huwamilos sa alihan at gumawa ka ng kabutihan, ulay ka sa buljan na. Ikaw po ay mananahanan sa paraiso. So, dalawang kondisyon lang ang gusto ng Allah. Una, kilalanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa po, ay sundin mo lang ang kanyang mga ipinag-uutos at iwasan ang pinagbabawal. Sabi niya, nangako na siya, mananahanan ka sa paraiso. Ito lang po, ganito lang po, padali. Ang kaligtasan, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang hanapin lang natin ang utuloy na tagapaglikha, madali na po ang kasunod ng paggawa ng mga muli. At, nasabi po ng alam, rasamun ng Quran, ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sa ngalan ng Allah, pinakamalapit kong kalooban, sabi ng Allah, upang maintindihan ko natin. Sa ngalan ng Allah, magpala ang maabagin. Ang Allah ay sumusupa sa pamamagitan ng panahon ng asr o sa waktong asr, sa oras ng asr. Ang tuhanan, ang lahat ng tao ay nasa kapahamakan, nasa kawalan. Sabihin, lahat ng tao nasa kawalan. Subalit ang Allah ay nagbigay ng pasubali illal ladina amanu, maliban sa mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay naniniwala sila sa tunay na lumikha. Kaya, dati-dati kami ay hindi Muslim, hindi po namin alam ang tunay na lumikha sa amin. Pero ngayon kami na Muslim, nakakilala namin ang tunay na lumikha at kung saan tayo dapat magpasalamat at sumamba. Kaya, lahat ng tao ay nasa kawalan maliban sa mga naniniwala. Sino bang naniniwala? Yung mga Muslim na sumusuko, tumatalima sa kalooban ng kapaglita. At bilang naniniwala ka, huwag ka lang maniwala, kailangan kay gawa. Ilan na din na aman wa aminu solihat at gumawa ka ng mabuti ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bisabar. At kayo ay magpayuan ng katotohanan sa Islam, lahat ng sinasabi po namin para hindi namin para hindi namin mapaganda, ay para mapaganda lang po namin yung sinasabi namin, kahit wala po kami sinasabi, yung mga ebidensya upang dadagdagan lang po namin, yun po yung hindi po maganda at bawal po yun. Kailangan po ikaw ay magpayo, kailangan katotohanan, puro katotohanan na mula sa Allah, sa kanyang Quran, at sa sunang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kayo ay magpayuan ng pagtitiis sa bawat magkakabalit ng mga tao na saan ang lahat ng tao mayaman, mahirap, ito po ay dadatnan ng pagsubok sa atin. Kaya nabanggit sa Quran na tayo susubukan ng mga kahit man saan tayo mayaman, mahirap, mag-aral, may mag-aral, ayan tayo bibigyan ng pagsubok ng kalasuran ng mga. Kaya laging magtiis ang isang Muslim. Manuman ang kanyang naranasan, ayan po ay mga pagsubok lang ng Allah. Kaya, ang lahat ng tao ay nasa kapahamakan kung hindi nila alamin ang pagtuhanan na kung saan ang pananampalatayang Islam ang reliyong nagbibigay ng para sa pananampalatayang Islam. Kapatid? Alhamdulillah, Brad, matapos naman tayong malapit na naman ang oras natin para matapos ng napakaganda ng pagsahin natin. Ngunit, yun nga, kulang ang oras natin. Alhamdulillah. So, ako ay mauna lang magpaalam kay brother. Sa samantalahin ko, gaya ng sabi ko po kanina, humihiling ko papahintulutan ng ating kapatid, na alhamdulillah sa tulong ng subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon na naman tayo ng bilang karagdagang programa. Ito ay puro at dalisay pong katuruan sa Islam. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po ay puro at dalisay na aral lamang sa Islam ang ating papaksahin sa araw ng Linggo mula sa September 30 o sa susunod po na araw ng Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon. At para naman po sa benefits o beneficyo sa ating mga
hindi pa Muslim. Napakaganda rin pong makinig kayo rito sapagkat makikita niyo po kung paano nabuo ang Quran ng walang alinlangan na hawak ng mga Muslim hanggang ngayon. Mapapag-aralan niyo po ang aklat namin, mapapag-aralan niyo ang iba't ibang katuruan ng Islam at maikukumpara niyo ito sa inyong pananampalataya na kung saan ito po ang benepisyo naman po sa inyo. Benepisyo sa mga hindi pa po Muslim ay mapag-aralan niyo po at maikumpara niyo sa inyong reliyon ang mga katuruan ng Islam. Inuulit ko po, ito po ay mga katuruan ganap, dalisay, puro lamang po sa pananampalatayang Islam ang ating papaksain sa araw ng Linggo, alaunang ng alas dos, dito po sa GBAM 792 Angeles, Pampanga po, no, brother?